sa kuha ng closed circuit television o CCTV camera nitong February 9. Makikita ang isang sasakyang nakahinto sa isang gasolinahan sa Quezon City. Maya-maya pa, isang buntis ang bumaba at lumapit sa isang gasoline attendant para makigamit ng banyo. Ito, kinausap niya yung attendant, gasoline attendant, naganap ng CR. Makikita mo siya, naglakad siya, di ba? Naglakad siya, parang wala lang, di ba? Sa CR na ito ng gas station, pumasok yung babae. Ang sabi niya ay makikigamit lang siya. Mga 15 minuto ang lumipas bago siya lumabas. Pagkatapos, 10 minuto pang tumagal, doon na nadiskubre na may iniwan palang bagong silang na sanggol sa loob. Buhay pa. Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuan. Isa ang gasoline attendant na si Jocelyn sa mga unang nakakita sa sanggol. Yung bata pa, paano napansin? Nasa ilalim po siya eh, nung lababo iniwan. Mm-mm. Eh, yun nga, ang sinabi sa amin, may busal na tissue yung baby. Eh, hindi rin po narinig ng mga pulis na umiiri yung nanay. Kaya, hindi rin wala sa isip namin na may ganun pong mangyayari. Oh, wala kayong duda? Wala po. Ang nakita ko na lang po sa kanya, yung buko yung dugo. Then, inano lang niya, flash lang po niya dun sa CR. Mabuti na lang daw at may police outpost sa gasolinahan. Kaya mabilis silang nai-report ang insidente. Agad na isunugod ang sanggol sa ospital para masuri. Tatlong araw matapos ang insidente, nagsagawa ang Quezon City Police District ng manhunt operation para matuntun ang babaeng nang iwan sa sanggol. Mahanap kaya ang babae? Kasama yung women's natin, nagpapunta tayo sa ano, sa area kung saan nakatira yung suspect natin na nag-iwan ng bata, kanyang anak. Samantala, sa San Jose del Monte, Bulacan, isang buhay na sanggol din ang natagpuan ng isang grupo ng mga kabataan sa masukal na damuhan. Pre, silipin mo nga pre. Kinakabahan ako eh. Ang sanggol, nasa loob ng isang eco bag. Bata, boy! Bata? Oo! Fresh pa! Dito po natagpuan yung bata na nai-report sa amin. Si nanay po yung isa sa mga nakatagpo. Kumuha ng bata dyan dahil isa po siya sa mga nagpipinchay. Dyan at tinawag siya ng mga estudyante nung narinig nila na may umiiyak na bata. Anong bata! Buhay pa bata? Oo, buhay! Kalunos-lunos daw ang itsura ng sanggol nang makita nila. Basang-basa pa eh. Nakakuha po kasi anak yung bata. Anak may puson pa po siya. Tapos yung cord niya nasa likod. Oo, hindi pa na... May ano pa talaga. May dugo pa po talaga. Agad nilang dinala ang natagpuang sanggol sa barangay at sinurender sa City Social Welfare Development o CSWD ng Bulacan. In-advise namin sila na dalhin muna ang bata sa nearest lying-in or health center na makapagbibigay ng immediate medical attention sa bata. More than 1 week siya nag-stay doon kasi talagang tinutukan yung pag-administer ng antibiotics sa kanya kasi may mga kagat na siya ng langgam. So may possibility for na magka-develop siya ng sepsis during that time. Sinubukan din nilang hanapin ang magulang ng sanggol pero pahirapan ang pagtukoy sa nag-abandona. Wala rin po talagang CCTV dito sa area. Nahirapan din po talaga kaming hanapin. Hindi rin po namin makita. Wala rin po makapagsabi sa amin kung ano ang itsura ng magulang. Bukas ang pamunuan ng barangay kung sino ang makakapagturo sa posibleng kinaroroonan ng magulang ng sanggol. So far, nag-aantay pa rin kami. Mga lalapit sa amin sa barangay about dun sa bata. So wala pa rin po talaga. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng isang child caring facility ang bata. Naghihintay rin sila sakaling bumalik ang magulang ng sanggol para mabigyan siya ng pagkakakilanlan. Kung na-explore po kami lahat yung mga possibility at wala pa rin, ang goal namin is mahanap ng family na gusto na alaga sa kanila. Karapatan ng bawat bata na meron silang yung sariling family nila. At yun ang goal. Samantala, nagpatuloy rin ang paghahanap ng mga otoridad sa inang nang iwan sa kanyang bagong silang na anak sa isang gasolinahan. Sa pakipagtulungan ng Land Transportation Office o LTO,
Natukoy kung kanino nakarehistro ang sasakyan kung saan bumaba ang babae. Na-identify na natin kung anong plaka yung ginamit. Nakita na rin natin kung sino yung mga taong nandoon sa mismo sa loob ng sasakyan. Ilang CCTV footage din ang na-recover ng pulisya bago mangyari ang pag-abandona. Bandang 8:13 ng umaga, makikita natin yung sasakyan dumaan sa may kasing-kasing. Ito, AB Katipunan, 751. Yan nga yun. Dahil kumpirmado na ng pulisya ang kinaroroonan ng babae, agad na tumungo ang mga otoridad sa address na nakarehistro sa sasakyan. Habang nasa biyahe, isang text message ang natanggap ng mga pulis. Positive outlook, positive yung nanay nandito bantay sa tindahan. Sabi ng tropa doon na nauna. Replyan ko. Namataan din ng mga otoridad ang sasakyang nahagip ng CCTV kung saan bumaba ang babae. Dito na pinasok ng mga pulis ang bahay ng target. Agad na sumalubong ang babae at kanyang mga magulang. Doon po tayo, doon yung ipapaliwanan po. Okay po? Para po, alam niyo po yung sabihin po. Alam niyo po yung ginawa ng last Friday po. Ma'am, kayo po ba yung nakita sa CCTV? Yes, apparently. Ano po masasabi niyo po, bakit niyo po nagawa yun? Sinubukan namin kunan ng pahayag ang babae, pero tumanggi siyang magbigay ng panayam. Agad na dinala ang babae sa QCPD Station 9. Sakaling mapatunayang nagkasala, haharap siya sa kasong attempted infanticide at child abuse bilang paglabag sa Child Protection Act. Sa ngayon, nakakulong pa rin ang suspect. Ma'am, pwede ba makuha yung side niyo sa story na to? Ma'am? Habang nasa ospital pa rin ang inabandonang sanggol para patuloy na ma-monitor ang kanyang kalusugan. Pinag-aaralan naman ng pulisya at City Social Welfare Development o CSWD kung isasaoli ang sanggol sa kanyang magulang. Kinakailangan pa kasing dumaan sa assessment ang ina ng bata bago ibalik ang sanggol. Sa datos ng National Authority for Child Care, umabot na sa mahigit 6,000 ang bilang ng inabandonang bata sa bansa mula 2009 hanggang 2023. Sa ilalim ng Article 276 ng Revised Penal Code, labag sa batas ang pag-abandona ng mga magulang o guardian sa kanilang mga anak, anuman ang edad. May kaukulang parusa na hindi bababa sa 100,000 piso ang multa. Kung sakaling mamatay ang sanggol, maaari pang sampahan ng kasong infanticide at patawa ng parusang reklusyon perpetua. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng child abandonment sa bansa, isinabatas noong 2022 ang Republic Act 11642 o Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Layunin ng batas na ito na magkaroon ng ligtas na lugar kung saan mas maaalagaan ang bawat batang iniwan o inabandona. Maaaring hanapan ng bagong pamilya ang bata kaysa abandonahin. Hindi po kailangan natin na iwanan kasi meron po tayong mga ahensya na maaaring magkupkop pansamantala kung ang mga magulang na yan nasa sitwasyon na hindi nila kayang alagaan yung kanilang mga anak. Hindi po sila dapat mahiya. Layunin din ang batas na matulungan ang magulang ng bata. Hindi lang papanigan namin yung bata na inabandula, kailangan din po namin tulungan yung magulang na nag-abandona nung bata. Iba-iba man ang dahilan ng mga magulang sa pag-abandona sa kanilang anak, malinaw pa rin itong paglabag sa batas. Kaya sa panahong walang kakayahang alagaan ng mga anak, importanteng matulungan sila ng Estado. Dahil karapatan ng isang bata ang mabuhay at magkaroon ng ligtas na tahanan. Ma'am, pwede ba makuha yung side nyo sa story na to? Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Gabi noong February 3, isang babae ang pasuray-suray sa gitna ng kalsada.
makikita na hinaharang niya ang dumaraang mabibilis na sasakyan. At makailang beses na aambang mambabato ng tsinelas. Ilang sasakyan ang muntik na siyang mahagip at masagasaan. Nang makarating sa mga tanod ng barangay ang insidente, agad nila itong nirespondehan. Pero hindi naging madali ang pagpigil sa babae. Nang lapitan siya ng isang tanod, ay! Ba't ka na nadyak? Huwag ka man nadyak! Pinadyakan niya ito at pinagmumura. Isang kagawad at dalawa pang tanod ang sinaktan ng babae. Pasusumbungan nga mo, lalasing-lasing ka, di mo kaya, dali! Kalaunan, napag-alaman nilang dayo ang babae at nakarami raw ng inom sa kanilang lugar. Nandito tayo ngayon sa Project 6 at makakausap natin yung ilan sa mga kagawad at tanod na rumesponde. Magandang hapon po! Kayo ho yung rumesponde nung... De, tinawag po sa akin na may nambabato nga akong... May nambabato. Nambabato ng ano po? Ng sasakyan po. Sa gitna po. Gitna po ng daan, munti ka na po siya masagasaan. Ikaw, nananakit ka na ha? Ayon sa barangay, halos isang oras daw nilang sinubukang pakalmahin at dalhin sa barangay ang babae. Ay! Ba't ka na nadyak? Huwag ka man nadyak! Napag-alaman nilang na parami ang inom ng babae dahil nagkaroon daw ito ng alitan sa karelasyon. Aminado mga taga-barangay na may pangamba sila sa tuwing rumeresponde sa ganitong mga insidente. Sa ganyan po, is buwis mo eh po na. Minsan, nag-responde ka na ikaw pa yung nasaktan, ikaw pa yung ire-reklamo. Tapos hindi mo alam kung ano yung aabutan nyo doon, eh, no? Yes, baka may po. Baka may kutsilyo siya, yes, baka may baril siya. Hawak lang po nila eh, proba to, tsaka posas. Na-turn over na raw ng barangay sa pulis ang suspect. Nahaharap siya sa kasong alarms and scandal at direct assault upon a person in authority. Nakapagpiyansa na raw ang babae matapos ang ilang araw na pagkakakulong sa presinto. Pinuntahan ng reporter's notebook ang barangay kung saan daw naninirahan ang babaeng ng gulo sa Project 6. Dito napag-alaman namin na hindi pala ito ang unang insidente ng panggugulo ng suspect. Meron isa sa reklamo ng kapatid. Ito yung platter sa kanya, marami pa, lalo po ng panahon ng pandemic. Sa tulong ng barangay, natuntun namin ang bahay niya. Pero tumanggi siya at kanyang pamilya na magbigay ng pahayag. At sa korte na lang daw haharapin ng suspect ang kanyang mga kaso. Nagkagulo noong February 10 sa Tondo, Maynila, nang mag-away ang ilang magkakapitbahay. Ang simpleng hindi pagkakaunawaan, nauwi sa hampasan ng bote at muntikang pananaksak. Sa CCTV footage na ito nakuha sa Barangay 41 sa Tondo, Manila, makikita ang tatlong lalaki na nakapalibot sa isang lalaki. Maya-maya pa, hinampas ng bote ang isang lalaking nakaitim at tinamaan sa mukha. Ang lalaki agad na natumba at pasuray-suray na tumayo. Dito na sila nagsimulang maghabulan. Ang lalaking hinampas ng bote, nagsimula ng magwasiwas ng patalim sa tatlo. Ang kinahinatnan ng away, mga hiwa sa iba't ibang parte ng katawan ng tatlong lalaki at bugbog saradong mukha ng lalaking may patalim. Tinungo ng reporter's notebook ang Moriones Police Station ilang araw matapos ang insidente. Kasalukuyang nakakulong dito ang lalaking may patalim na si Jawo. Kwento niya, umiinom lang daw siya sa isang tindahan nang kumprontahin ng tatlong lalaki. Sama-sama makatingin. Diba gusto mo yung ganun? Sabi ko, huwag mong ginaganyan na may problema na nga ako sa asawa o ginaganyan mo pa ako. Sabi na po, wala na. Tapos yun, nagsumbong na siya sa mga kasama niya. Nag-iwan ng mga galos at sugat ang mga hampas ng bote sa kanyang mukha. Kaya po, lumaban na ako nun. Nawala na ako na sa sarili dahil sobra-sobra na gulpig eh. Ayon sa hepe ng Moriones Tondo Police Station, naharap sa kasong frustrated homicide si Jawo.
Kasi yung mga saksak niya, no, kung hindi nakaiiwas itong pag-unday niya na saksak doon sa tatlo, kung hindi nakaiiwas itong tatlo, talagang mamamatay. Maaari rin daw maharap sa paglabag sa City Ordinance ng Maynila ang ginawang pag-iinom sa kalsada ng mga sangkot sa gulo. Sa Barangay 42 sa Tondo, Maynila, nagpapagaling pa at tumigil muna sa pamamasada ang tatlong nakaalita ni Jawo. Desidido raw silang ituloy ang kaso laban kay Jawo. Gusto namin sana maparusahan siya para kung sakali man may ayos niya rin sarili. Kinuyog na ng iba pang mga kapitbahay si Jawo nang makitang mananaksak na ito. Dahil sa pangyayari, napag-alaman naming nadamay sa gulo ang 11 taong gulang na anak ni Jawo. Pinapalo po si Papa sa mahal lang po. Kinula ko lang po yung pamahal. Kasi po, duguan na si Papa eh. Mamamatay po si Papa. Habang kinakausap namin ang bata, bigla siyang napatigil matapos mahilo. Ngayon ang dinadain niya tuwing gabi. Kumikirot ng kumikirot yung ulo. Para sa asawa ni Jawo, tanggap daw niya kung tuluyang makukulong ang kanyang mister. Pero dapat daw ay mapanagot din ang nanakit sa kanyang anak. Mas masakit pa, yung nangyari sa anak ko, hindi nila maanuhan. Sorry lang po ba yan? Yung pag-iinom na yan. Iyan nga po, gulo. Walang datos kung ilan ang krimen na may kinalaman sa pag-iinom sa mga pampublikong lugar. Nakabinbin ngayon ang House Bill 3047. Ito yung panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang pagbebenta at pag-iinom ng anumang alak sa mga pampublikong lugar tulad ng mga kalsada. Naniniwala ang mga otoridad na inuman ang karaniwang mitsa ng gulo sa komunidad. Kailangan meron na tayo talagang batas na bawal na talaga yung pag-iinom diyan sa public places. Kailangan higpitan yung batas sa ano, sa distribution, sale, and of course the use of that liquor, lalong-lalo na sa mga social gathering. Sa ngayon, mahirap i-regulate. Pero kung mayroong batas talaga na magre-regulate niyan, possible naman yan eh. Para maiwasan na itong ganitong ano pangyayari. Ay! Ba't ka na nadyak? Huwag ka man nadyak! Sa mga panahong nalalagay sa panganib ang marami dahil sa hindi wastong pag-inom ng ilan. Mahalagang mas paigtingin pa ang ordinansa ng bawat lokal na pamahalaan at batas na nagbabawal sa mga lulong para maiwasan ang anumang kaguluhan at mapanatili ang kaayusan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.